Yan, magandang gabi po sa inyo mga kaibigan. Ngayon po ay magpapakpo tayo ng pangregalo sa mga bata. Dito po ay St. Martin. Pag November ay idinaraos po ang St. Martin dito sa Germany. Si St. Martin po ay isang sundalo before na maganda ang loob. Na siya po ay tumutulong sa mga mahihirap at hanggang siya po ay mahirap, nagbibigay po siya ng pera, mga pagkain at tinutulungan po basta niya yung mahihirap. At nung isang araw po ay siya ay on the way sa pagtulong sa isang baryo. Pero nakita po niya yung nakita po niya sa daan yung yan, ituloy po natin ang kwento. Nalagot po ang kuryente, ang yan, ang cable, yan. Yun pong si San Martin ay habang siya ay nagmamaniho ng kanyang kabayo papunta sa mga baryo sa pagtulong, ay nadaanan niya po ang isang lalaki na nakaupo sa snow. Sa nakaupo pa po siya at siya po ay pulubi. Wala po siyang damit. So, ang ginawa ni St. Martin ay wala siyang maitulong na sa loob niya ay mas magandang pangtulong niya. Kaya, wala siyang dalang mga damit na ibibigay niya sa pulubi. Kaya, ang ginawa niya, kinuha niya yung kanyang sweat. Dahil sundalo nga, may sweat siya. Pinutol niya yung kanyang kapa. Hinati niya yung kapa niya at yung kalahati ibinigay niya sa binigay niya dito sa pulubi. Yun, ang pagtulong niya. At malaki ang pasalamat ditong pulubi at ayun, binigyan din ng pagkain ni St. Martin, iniuwi sa kanyang tirahan at tinulungan yung matanda na pulubi. Kaya si St. Martin ay ipinagdiriwang dito palagi sa November dahil sa kanyang magandang kalooban sa pagtulong sa mga tao. Ngayon, si St. Martin ay ayaw na niyang magsundalo, kaya ang ginawa niya ay pumasok siya sa isang cloister, sa isang monk, sa English monk, parang pari. Ngayon, tuloy pa rin ang pagtulong niya sa mga tao at tuloy po ang pagtulong niya sa mga tao at pera, binibigyan niya ng pera, mga pagkain. Magandang kalooban ni St. Martin. Kaya yun ay pinagdiriwang dito at hindi makakalimutan ng mga tao. Kaya whole November ay pinagdiriwang po yun. At kaya ako'y nagpapak ng ganito dahil dito po ay yung mga bata ay naglalakad sila sa gabi, sa hapon, mga alas 6. At parada po sila, yung parang nagpaparada at nangihingi ng mga regalo sa bahay-bahay. Sa eskwelahan naman po ay, ang ginagawa ay naparada sila, mga eskwela, at nag-uumpisa sila sa paglalakad pamula sa kanilang eskwelahan hanggang sa duduungan nila na doon makakatanggap sila ng maraming regalo na yun po ay mga
bigay ng mga tao dito sa komunidad, sa community na pinagtutulong-tulungan para sa mga bata. Nagkukulit po sila para ibili ng mga pagkain, mga ganito po. Yan. Kaya, yan. At ito po, kaya po ay nag-iimpake ng ganito dahil dadaan po dito sa amin itong mga bata, mga 13 children, na may dala po silang lantern, may ilaw, maganda. At ayun, kakanta po sila, kaya bibigyan ko ng regalo sila, tig-isa, dahil ito po ang tradisyon dito. Nagbabahay-bahay po sila. Maganda po. Yan. At itutuloy ko po ang pag-iimpake nito. Yan. At saka po sa pag ganitong November ay dahil nga St. Martin ay yung bagang Thanksgiving na Thanksgiving na nagluluto dito, especially ang niluluto nilang pagkain, at ang tawag doon ay St. Martin Guns, yung bagang St. Martin na ghost, yung gansa ang kanilang karne na specialty ang pagluluto. Yan. At yun ay empty dung fest ang tawag dito, yung sa harvesting, Thanksgiving for harvesting good harvest ng mga farmers. Yan. Kaya ang tawag, yung handa nila, St. Martin Guns. Yun. Itutuloy ko po. At ito pong si St. Martin ay nung siya po ay nasa kumbento na at isang monks na, ay noon pong panahon yun ay naghahanap ang mga tao ng magiging bishop sa simbahan dahil siya ay monks na. Ngayon ay inirequest ng mga tao na si St. Martin ang magiging bishop. Yun po ang gusto ng mga tao dahil mga buting kalooban nga si St. Martin. Kaya, pero ayaw naman ni St. Martin na maging bishop, at mataas po yun. Mataas na tayo, ayaw ni St. Martin. Ang ginawa ni St. Martin ay tumakbo at nagtago sa kulungan ng mga gansa. Doon po siya tumago sa kulungan ng mga gansa. Kaya nabanyagan na Martin Guns. Martin Gansa ang ihanda pag St. Martin. Yun, doon po. Yun po ang nabanyagan. Maganda po ang tradisyon. Kaya ang mga tao ay tuwang-tuwa kay St. Martin at yun nung mamatay siya, kaya naging Saint Martin, santo. Naging santo siya. Yan. Tuloy po lang natin. May mga ganito, chocolate, sweets, at prutas. Mga prutas ang ating sinapak. Last time nagbigay po ako ng pera dahil busy ako noon, hindi ako nakapag-impake ng marami, kaya konti lang at pera. Yan. Thank you.
na po at natapos na po ang aking pagpapak. At magugustuhan po ito ng mga bata, matutuwa po sila. Ilalagay ko po sa isang karton, sa isang lalagyan, sa isang box, karton sa isang box. At yan. So, at sana po ay ma-videohan ko at ma-vlog ko yung parada nila. Hanggang dito na lamang po muna. Bye-bye po. Subscribe, please. Thank you. Have a good day. Bye-bye. Yan po, may mga dala silang mga lantern. Das ist ein Viertel von dem, was da kommt.